guys, senyoritas y senyoritos. Hanggang ngayon, hindi pa rin humuhupa yung galit ng taong bayan sa sapilitang pagpasa or forceful passage and approval of the controversial Maharlika Investment Fund or MIF. At siguro po in the coming week, isa-sign into law na yan ni President Bongbong Marcos. Halos wala na po tayo magawa at isasaksak na talaga nila yan sa baga natin. So in the light of the criticism from the from all walks of life, Filipino professionals to the ordinary people, except yung mga SD card magic voters ni Marcos, people are really against the passage of this controversial measure na financial package na sinasabi nila ngayon na it will bring windfall daw. Yan daw ang parang big panalo ng bayan, especially dahil iniwan tayo na almost bankrupt government sa laking utang ni former President Rodrigo Roa Duterte. So yan po ang mga press release na kakandarapa po yung mga congressmen at senators na bumoto dyan sa batas na yan that will be signed into law soon by President Marcos na ang ganda daw talaga financial package yan at makakabigay talaga sa atin ng grasya. So ang tanong ko lang po, kung ganyan, kung piansap naman pala talaga sila dyan, bakit na lang po nila hindi ibigay yung pork barrel nila? At ikuha nila dyan, isugal nila dyan sa Maharlika Investment Fund. Bakit hindi na lang nila isama yung bilyon-bilyon na pork barrel fund sa Kongreso at Senado? Kayang-kaya yan siguro ang pork barrel ngayon, makaabot siguro. Hindi lang talaga, very secretive lang talaga ang Kongreso, pero siguro may kasama na yung mga congressional insertions, ang tawag nila, o senatorial insertions. Aabot siguro ito ng mga kalahating bilyon. Na ito rin naman kalahating bilyon ang magiging seed money, from 150 billion to 500 billion ang seed money nitong Maharlika Investment Fund. So, alam nyo po, ang maraming tao, ang alam lang nila na ang meron regular na salary ng mga congressmen at benefits ay yung tinatanggap lang nila monthly. Although ito, pwede rin nila ito isugal ito. Pwede rin nila ito i-invest na lang sa Maharlika Investment Fund. So, for your information po, yung congressmen and senators receive 273,278 to 312,902 monthly a month. So, from 300 in the average, no? Pagkatapos, kung kuha naman sila, kung Senate President or House Speaker, tumataas naman ito to 374,678. So, kung Vice President naman, ang salary ay 325,000 to 374,000. At kung Presidente, 411,000 to 423,000. So, kung ipunin natin ito po, pwede rin ito idagdag, i-give up na lang nila kung sabihin nila na walang pera ang gobyerno, walang pera para sa infrastructure, walang pera sa ayuda, i-sacrifice na lang nila. Or kaya kung ayaw nila i-sacrifice, anyway, puro mayaman naman sila, because to get elected as congressman, siguro you must have 50 to 100 to 200 million, and also for senator from 200 to 500 to 1 billion, and for vice president mga 5 billion, and for president 30 to 50 to 100 billion. So wala lang, barya lang ito sa kanila. So why then don't sabihin na lang nila yung lump sum nito, isugal na lang nila, babalik pa rin sa kanila yung interest niyan. In short, pera nila ang ginagalaw, hindi pera natin. Kasi ang pera ng bayan ay nandyan sa GSIS,
SSS, hindi yan pera ng gobyerno, pera yan ng tao. Pera ng tao ang bumuo sa mga pondo na yan. The government does not own it. Kasama na yung Philippine Health Insurance Corporation, Home Development Mutual Fund or Pag-ibig sa housing, Overseas Workers Welfare Administration sa mga OFWs, and Philippine Veterans Affairs Office, sa mga veterano. Ito po galing po sa kanila, and yet gusto nila isama ito. Sa sabi nila sa bicameral conference committee bill sa Kongreso at Senado, na inalis na daw ito kasama na sa SSS at GSIS. Pero sinabi naman ni Duke, no, at saka ng treasurer natin recently, at blinag natin yon, inamin nila na oo, bawal kami sa pilitan mag-invest. Pero kung nakikita namin maganda yung kalabasan ng FOP ng pondo, pwede kami mag-invest sa proyekto. Eh yun na nga yun eh. Siyempre ang Maharlika Fund mag-invest sa proyekto. Eh kung yung proyekto substandard, tulad yung nakita natin na apply over dyan sa Iloilo, bumaksak, eh babaksak rin yung, hindi maibabalik yung Maharlika Investment Fund, yung investment niya dyan. Kasi hindi na gagamitin ng tao yan, or kailangan ayusin pa yan. So ito po ang problema. Kaya ang kwa natin sa kanila, kung bilip talaga masyado yung mga senator at congressmen na mana from heaven itong Maharlika Fund, bakit na lang hindi nila i-give up yung mga sweldo nila para ilagay dito pati kay presidente, kay vice presidente si Sara, o isama na natin yung mga confidential and intelligence fund, si Marcos ata almost 5 billion at si Sara more than 2 billion, almost to 3 billion. So bakit hindi na lang nila gawin yun? Ganun rin. May mga funds rin, operational funds at saka mga pork barrel rin. Mas malaki po yung pork barrel kaysa sa sweldo. Kutiting lang yung sweldo at saka yung parati natin binablog, yung sinabi ni Senator Miriam Defensor Santiago, kung head ka ng committee at plus yung mga sweldo mo, plus yung mga staff mo at saka yung ano-ano pa man, mga benefits mo, pwede ka kumita ng, or pwede ang budget mo magiging 5 million a month kung congressman ka. So kung senator ka, kung congressman ka, siguro the same amount rin or a little lesser, mga 3 to 4 million. So malaki pa rin yan po kumpara sa sweldo. Yun lang sweldo maliit, yung hindi walang pati chairmanship, vice chairmanship, malaki po yan ang budget sa mga committee na wala namang ginagawa. Puwera lang yung ilan committee diyan sa sa Senado. Pero sa Kongreso halos wala, nothing. And then mas malaki po yung pork barrel kasi sa congressman 200 million a year at sa senator 300 almost 300 million a year kada isa. Yan kung hindi ka close, kung ordinaryo senator ka lang. Pero kung close ka sa presidente o kapartido ka ng presidente or kaibigan mo yung speaker or senate president, o ikaw mismo ang Senate President or Speaker of the House, pwede umabot ng 500 million, 700 million, 1 billion, 2 billion, 3 billion ang pork barrel mo. Kasi on top of the regular, yung regular, patas kayo lahat. Annual yun. Patas kayo 200 million or 300 million. Patas. Pero kung malakas ka sa administrasyon, kumbaga haligi ka ng administrasyon, na ipanalo mo yung administrasyon, malaki ang tulong mo or malaki ang contribution mo sa pagpapanalo, let's say ngayon sa Marcos administration, meron pa on top of your regular pork barrel, meron pa tinatawag nila na congressional insertion. For example, budget ito ng public works, let's say ang public works gagawa sa lugar mo ng 1 billion stadium, ganun. Pero nakapangalan yun sa'yo. Ibig sabihin, lahat ng commission yun, sabihin natin 20%, 200 million, sa'yo yun. So on top na sa 200 million a year
pork barrel mo, meron ka na 400 million a year pork barrel. Eh bakit wala naman, you almost useless naman, wala naman tayo napapakinabangan dyan sa mga pork barrel nila. So ilagay na lang yan sa Maharlika Fund, kasi kayo naman mga senator, congressmen at yung mga cabinet members ang bilib na bilib dyan sa Maharlika Investment Fund. Pero gusto nyo kami ang ilalagay nyo sa alanganin yung pera ng bayan. Eh bakit hindi pera nyo na lang? Hindi sweldo nyo naman na napakataas-taas. Hindi pork barrel nyo naman na napakataas-taas. Hindi confidential funds nyo na lang na napakataas-taas. Yan na lang sana ang gamitin. So yun, na yan ang advice natin sa mga magagaling natin senator at congressman, habang hinihintay natin for Marcos to sign the law. Pwede pa, kasi hindi pa naman automatic kukunin yung budget. Pwede pa, magagaling ito sa mga magagaling na congressman at senator. Please po, please share this vlog. Gawin natin itong movement for congressmen and senators to give away their big salaries, to sacrifice their big salaries for barrel confidential intelligence funds, para mabuo itong pondo ng Maharlika Investment Fund na hindi gagalawin yung pera ng taong bayan. Please tell your friends to share this to as many people as possible, and don't forget to subscribe to the Vlogcaster Armandine YouTube channel. Thank you for watching, and see you in my next vlog.